Hello, welcome to my vlog. Magluto muna tayo. Break muna sa travel vlog. Gagawa po tayo ng lasagna. At ito ang mga ingredients. Carrots, pumpkin, and cabbage. And then meron akong nilagang beef. So, ihalo natin yan. Other ingredients are pasta sheets, pasta sauce, and bechamel. Gamit ang salad master machine. Kailangan natin i-shred ang vegetable in family, cabbage. Dadagdagan pa natin yan. And then carrots. Madali lang itong i-shred. Pwede rin gumamit ng zucchini. Aside from that, carrots, pwede rin dagdagan. Pero yan lang muna ang nilagay ko. The next is pumpkin. Masarap ang pumpkin dahil manamis-namis siya. Maganda ang combination nila ng carrots at saka pumpkin. Yung amount ng vegetable, depende yan kung gaano kadami yung gusto niyo. So, ito na yung mixed vegetable na ihahalo din natin yung beef. Actually, yung beef po, boiled na siya. So, luto na rin siya para hindi na masyadong lutuin pa. So, una po, kailangan nating haluin yung karne at saka yung vegetable. Then, add the pasta sauce and then mix again para ready na sa pag-bake. Ayan, sinisimot ko talaga. Kung napipiga lang ang bote, gagawin ko. So, mixing all the ingredients, kailangan talagang halong-halo at masaturate ng sauce yung vegetable at saka beef. There are 4 shredders, pero ginamit ko po yung number 1 kasi ito po yung pinaka-pino. Ayan, isasalang na natin yung mga ingredients at gagamitin natin tong Salad Master EOC. So, painitin muna natin. Masarap tong luto sa Salad Master kasi subok na siya. So, ang gagawin natin is i-adjust natin, i-on natin, papainitin muna natin, then so we'll do it on 250 or 200 muna. Then tatakpan muna natin para ganyan yung ano eh. Matagal na ako hindi nakakaluto ng Salad Master. So, ngayon ko na naman masusubukan. Kung naalala ko ba yung pag-present sa amin. So, yun. Sige, hintayin natin. So, ito na yung ingredients. Halo-halo na siya. Andito na yung spaghetti sauce. Tapos, pakatungan natin. Gagamitin natin itong pasta, lasagna sheets, at saka bechamel. And then, cheese. Pag nagbe-blinking siya, ibig sabihin, hindi pa naabot yung temperature. So, pag nag-stop na yan, that's the time we put the ingredients. So, ito na yung mga ingredients para ilagay yung sa kawali. Ready na siya. Lalagyan ko na siya ng lasagna sheet. So, ito na siya. So, lalagyan ko muna siya ng butter. So, nireduce ko muna siya sa 175 kasi masyado na siyang mainit. So, this is the first layer. Pasta sheet first.
put the mixed ingredients. So after that, na malagay ang mixed ingredients, lalagay naman natin ang bechamel. Ito yung ilalagay natin. Dolmio. Pwede rin kayong gumawa ng white sauce. Madali lang, kaya lang. Medyo okay na to kasi marami kong kaabalahan. So, ito na yung gagamitin natin. So, ayan ang itsura niya. Tapos, pwede nating lagyan din ng cheese. Pero pwede rin kahit hindi na. Tapos, ulitin. Layer lang. Ito yung second layer. Kahit hindi ayos yung pasta sheet, kaya wala kasing circle. So, basta yung bawat gap, nilalagyan ko. And then, lalagyan ulit natin ng ng minced beef at saka vegetable. Last. Para masyadong marami ang ingredients, kailangan dagdagan nyo yung gulay, yung carrots o kaya yung pumpkin. Kasi mas okay yan. Mas maganda. Pero okay na rin naman siya eh. So, ito na yung last na layer. If you're working on Wednesday, you cannot travel.
Ayan, oh, nag- ayan na, ayan na. Ayan. Eh, nung ka, di kita makita eh. Ay, ganun. Hello. Two. Ayan. Po, ito na. Ito na. Ayan, medyo natutungpo siya yung meron lasagna. Meron kami binagawang at lasagna. Ano ayan. Kayong combination? Ano kayang, ayan, ano nito? Ayan, kakainin namin. Combination. It's lasagna and binaguungan. Ano kayo? Kaya na Pinoy tayo. Lang gumagawa niya. Kaya na tayo muna. Oh, ayan po ang finished product. Oh, ayan, combination ng baguong at saka may salad. O, kaya ka na namin. Sira ang diet. Sira. Thank you.